Ito po guys, kailangan natin ng dalawang pirasong patatas. Ayan. So, na-dice ko na. And then, i-steam po natin ito ng mga 10 to 15 minutes. Depende na po yung lakas ng inyong kukoy. And so, i-steam po natin siya. Nasa sa inyo naman kung gusto nyo ng sobrang lambot. Malambot kasi mas madali siya ang tumaas. So, wait lang natin ng 10 to 15 minutes. At actually, 10 minutes is okay na. At dito, meron na rin po akong smoked ham na vegetarian lang. So, i-grated na po natin siya. Katulad nito. Ayan. Ito na po yung ating mashed potato. Maglalagay po tayo ng curry powder. Ayan. Kunti lang po. Hindi naman po natin and then maglalagay din tayo ng ground pepper, ground black pepper. Nasa sa inyo kung gaano niyo gustong kadami. And maglalagay din tayo ng salt. Konti din lang. Ayan. Grated na smoked ham kanina. Ayan. And then yung ating gata. Ayan. So, ngayon, ilulutuin natin siya. Lagay din tayo ng butter. Inimelt lang natin yung butter. Ilalagay na natin sa atin. Kailangan po natin kasing iluto guys yung ano kasi yung nilagyan natin ng gata. So kailangan ma-absorb nung patatas yung ating gata. So palalamigin lang natin ito tapos saka natin siya ibabalot sa lumpira ko. Malamig na so pwede natin siyang ibalot. Palamigin na po nung muna natin ito. Itong ating mashed potato. At saka natin siya babalutin. So dito guys, gagamit po tayo ng large na lumpia wrapper. Bibili po ito sa grocery store. Or pwede naman kayong gumamit ng any available na lumpia wrapper na pwede nyo gamitin. So useless lang po natin. So, 3 portion. At ito yung gagamitin natin. Kung gagamit po kayo ng katulad ng wrapper natin sa Pilipinas, pwede rin. So dito, gumawa na rin ako ng cornstarch at saka tubig. Marapo ko yung tubig at saka sa pagkakit ng cornstarch. Ito po ang ating sa kanalit sa ilo. Ito po yung gagamitin natin pang silk yung sa ating sa ginagawa ko po ito kasi para mas crispy yung sa inyong kumakot mo po. So, dapat na yung ating wrapper.
So, vegetarian po ito guys ha. Kung gusto niyo naman gumamit ng ground pork o ground beef, pwede rin niyo po yung gawin. Or pwedeng plain din naman, basta bahala na kayo maglagay ng lasa. Anyway, yung patatas natin ay may lasa na rin yung konting asin, but yung black pepper okay na. Pero syempre, mas masarap naman kung meron siyang konting meat na ano, lalo na kung bata ang kakain. So, pwede na kayo mag-adjust ng pwede rin naman ninyong huwag lagyan ng curry powder kung ayaw ng inyong mga chikiting. Yan, so, ready na pong mag-try yung ating vegetarian. So, bibigyan ko lang po kayo guys ng tip kung gusto nyong medyo mas iba yung pagka-crispy ng inyong deep fry. Occasionally, haluin lang po natin siya ng haluin pag medyo matigas na siya para ano yung mas sigit na crispy yung ating deep fry. So, iluto lang po natin isang lahat kasi medyo madami-dami yung lutuin natin ngayon dahil magpapakain kami ng at least mga more than 20 person. So, ayan. Kailangan po nasa low to medium high yung ating apoy guys ha, para huwag masunog yung ating deep fry. At least magiging golden brown man lang yung kanyang kulay para mas maganda. Mas nakakainggan nyo yung kulay niya. Ayan. So, ituloy lang natin ang pag-deep fry. And tulad ng sinabi ko, kailangan po occasionally na hinahalo natin siya para mas lalo siyang maging crispy. And nasa sa inyo naman kung gusto nyong mag-add ng onion powder o kay garlic powder dahil para mas medyo mabango siya. Dito kasi guys, hindi kami pwedeng gumamit ng garlic or onion. So, pwedeng white and ginger or black pepper. Yun lang ang pwedeng kayo, pwede na kayo mag-ahay. Pwede na rin naman. So, ito na po. Ready na po yung ating deep fry. So, makikita nyo naman guys na iba yung pagkakasin. So, that's all guys. Thank you so much for watching and I will see you again on my next video. Bye! Thank you so much!